na ang tanim na ito ay pwede gawing gamot. So ayan, so nakikita niyo yan siya guys. So nakadikit siya dito sa may puno. Ayan, so ito yung pwedeng gawing gamot guys. Ito, ito yung nakadikit. Ayan, so kakaiba talaga yung tanim na ito. Ito yung kanyang dahon o makapal. So ayan. So makapal yung dahon nito guys at saka medyo may balahibo. So ito guys ang magamit na pwedeng igamot. Ayan, so sa mga kati-kati sa katawan guys, pwede ito. Ayan, so ito yung pinagamit. Sunugin nyo lang ito guys, oh. Tapos, pag mauling na yan siya, masunog na, yun na ang gamitin nyo ipahid doon sa mga kati-kati nyo. So, ayan siya guys, oh. So, makikita ito sa mga puno. Ayan, so, marami ito sa mga kagubatan natin guys. Ayan. So, sa walang pambili dyan guys na gamot sa mga kati-kati, so, ito, hanapin nyo lang ito. Ito yung kanyang dahon. Ayan. So, ganito siya guys. So, meron akong nakita dito. Ayan. So, ito medyo malapad na ang kanyang parang pamaypay niya guys. So, parang karton ang kanyang kulay. Ayan. So, hanapin nyo lang ito. Tanggalin nyo ito guys. Sunugin at saka ipahid doon sa mga kati-kati sa katawan. Pwede rin ito guys sa mga sugat. Ayan. So, kasi dito sa bundok, pag masugatan ka ng magtatabas, ito yung ginagamit namin, sinusunog lang namin ito. Pero hindi namin ginawa lahat kasi sabi masira naman siya. So, kasi may bagong papalabas naman, so ito naman yung kunin natin. Ayan. Thank you for watching. So pa-share guys ng ating video para makita naman ng iba nating kababayan diyan na nangangailangan ng mga gamot sa walang pambili ng mga medisina guys. So ito na lang yung gamitin nyo. Pa-share ng ating video guys at saka maraming salamat.